Naisip mo na ba na paano kung isang araw pumunta ka sa isang abandonadong isla sa gitna ng karagatan at doon ka magstay ng 24 hours? That's why today, I'm going to my dream island destination, isla na simula bata pa lang ako, curious na ako kung ano ba ang meron dito. From Manila, we traveled 12 hours in total at ngayon nandito na tayo sa probinsya ko, San Jose Occidental, Mindoro. Maaga kaming gumising para maghanap ng bangka. Nagulat pa nga ako dahil yung laki ng bangka. So ito yung renta naming bangka. Sobra sa expectations ko. Tapos na-realize ko, daanan lang pala, pre. Kasi yung sasakyan namin, nasa likod pala. Now na meron na kaming sasakyan, oras na para maglakbay. Malapit na kami guys, nasa harap ko na lang mismo yung isla. Nung bata pa ako, naku-curious na talaga ako kung ano bang itsura doon. And ngayon, makikita ako na siya. Let's go boys! Hey, grabe, ganda dito guys! Oh my god! Sheesh! Okay guys, so ngayon kakarating lang namin dito sa island. 1:47 PM and the 24 hours challenge starts. Now, well, sa buong pagstay namin sa island, meron akong ginawang checklist. Mag-setup ng base camp, gumawa ng lutuan, matutong lumangoy, at pinakahuli, hanapin ang bikini bottom. Ako, parang nakakawalang tiwala naman to. Hindi sa bahay. Oh! Pre, masyado kang mag-gay, pre. First try, fail. So at the moment, 2-2-2. Kakalapag lang namin basically ng lahat ng gamit. Direk, anong gagawin natin, Direk? Pahinga muna. Pahinga muna tayo. Nagugutom na ako eh. Dahil sa napakatinding init ng araw, nag-sunblock muna kami para syempre, hindi kami magka-sunburn. Ano, sinaturo mo kami paano maglagay ng tamang sunblock? Well, syempre, ganyan o. Ano ginagawa mo? Pagtapos mag-sunblock, naghanda na kami para magluto. Dahil sabi nga ng kaibigan ko, nagugutom na ako eh. At habang nagluluto, na-realize namin na nakalimutan pala namin bumili ng chicherya. Nakalimutan natin yung mga chicherya natin, boy. Kaya syempre, nag-book na ako ng grab boat. At maya-maya lang, dumating na nga si kuya. Ano boy? Grab boat! Sabi siyo eh. Nice ba? Pagtapos naming magluto, may isang bagay kaming na-realize. Ang dami nating ulam, wala tayong kanin. Boy, para tayo neto, boy. Titiisin namin na puro ulam lang o gagawa kami ng paraan. Sakto may dumating na mga tao at sinamantala na rin namin to para makipag-trade. Simple lang, ititrade namin ang ulam para sa niluluto nilang kanin. Ate! Nakakahiya. Pwede ba kami makipag-swap? Swap po. Kanin sa tosino. Sure ba? Totoo ba? Ulamin na yung pang-swap natin. Wait lang tayo, wait lang tayo. Sige pa. Sige mo ng konting ano. Kaya mo doon ng sauce. Ate, swap po ate. Ito pa yung alay namin. Talaga? Sige, mauha kayo. Yo! Kaya balik na namin yung plato kaya next week. Naka... may kanin na din tayo. Yeah! Pre, teka, anong oras na ba? Anong oras na ba? Time check natin is 4:16. 4:16 ng hapon. Yan, ngayon po na tayo makakain. Boy, isang cheers muna para. Isang cheers! Pagtapos namin kumain, bago lumubog yung araw, and explore na muna namin yung buong lugar. Ang White Island ay isa sa yaman ng Occidental Mindoro. Meron itong laki na 700 meters at 2,300 feet. Onting trivia, kung sa Leyte nangyari ang first land ni General MacArthur, dito naman sa San Jose Occidental Mindoro naganap ang second landing niya. So guys, ngayon, i-explore namin yung isla. So sa isla is merong pakanan and pakaliwa. So ngayon, explore natin yung pakanan. Paikot tayo kasi bilog lang naman tayo. So sa kanan namin, nandito sila kuya. Ayan, ayan sila kuya. Thank you po sa kanin! Nabusog po kami. So yun to sino mo! Grabe pare, yung ganda boy oh. Tingnan nyo guys oh. Grabe. Ayan, dun tayo galing, kila ate. Hindi siya yun talagang pinong-pino na parang Boracay. Pero napakaganda. Ito lang guys oh, paikot lang to. Grabe, sobrang ganda ng baba. Ito, puro corals. Ayan, ito na agad yun. Ito, likod na agad tayo. Sa kabilang dun, dun na yung cottage natin, guys. Ito, guys, medyo pino na. Pinong-pino yung coral pala, coral. Buhangin, tas corals. Sobrang linaw niyan. Grabe.
Parang never been touch yung island, no? Pero gagi guys, may kamay! May kamay! Matapos ko makita ang kamay, naalala ko na I'm trying to reach 1 million subscribers and followers this year. Kaya kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na. Baka naman, i-share mo na rin tong video na to kung nagagandahan ka sa isla na to. Pag nag 1 million ako this year, mamimigay ako ng motor sa isang random na subscriber. Kaya mali mo, ika na yun. Di ba kamay? Pero pasal pa. Gagi guys, tignan niya to. Parang buhangin ng Boracay. Yan o. Ligo na! Ito yung bagay na hindi ko na pinalampas. Mga once in a lifetime experience na hindi ko na alam kung mauulit pa. At this moment, nilabas ko lahat ng stress, toxicity, pagod. Nag-relax lang ako kasi pagbalik namin ng Manila, balik na ulit kami sa realidad. At the moment natin is 6:15 na po and ayan. Actually, lumubog na po yung araw. Ito na yung lubugan ng araw. And wala na yung araw dyan. Ito na yung huling sunset natin dito sa lugar na to. Kasi bukas pa uwi na tayo. Hindi namin na-film yung sunset guys. Kasi in-enjoy namin yung bawat minuto na nandito. Na may sunset. Na walang camera para me time. Ganda dito sobra. Ilang minuto na lang. Mababalot na to ng dilim. Ilaw lang na cellphone. Tapos ilaw lang ng camera. Bukod dun, wala na talaga. Dilaw. Ito? Oh, ito kuya, kinakain to? Oh, kahit hindi lutuin to? Oo, oh, bro, masarap! Tignan natin. Baka bukas patay na ako. Atol. Yung lasa niya parang ano, matamis-tamis na maalat-alat. Sarap! Pero masarap pre yung aftertaste, yung masarap. Delicioso. Hati tayo boy, game! Pero ano, masarap talaga, masarap. Yung aftertaste, sa una medyo parang malansa, pero aftertaste medyo malinam. Nung una, hindi ko medyo trip yung lasa ng sea urchin, pero nung sinearch ko sa Google, ang mahal pala nito, pre. Ito yung pangatlo nating kaibigan na nakilala. Ngayon, sisisid sila. Ito yung bangka nila. Tapos mag-hunt sila ng mga isda. So, kasama ako. First time ko to na mag-dive, na mag-hunt ng isda. Takot talaga ako sa dilim, lalo sa dagat, pero I will break my limits. Kasi diba sinasabi ko lagi, be limitless. So ngayon, sa buhay ko na boys. Tara, takot ako sa gabi, pero let's do it. Let's be limitless, man. Kumain tayo, apir muna tayo, pare. Sabihin natin, sigaw tayo. Let's be limitless. Let's be. Ano? Let's go. Let's be limitless. Yan, yeah. Yan. Yeah. Yeah. Let's be limitless. Yan, yeah, let's go. Eto na. Lulusob na ako sa dilim. Pag-dive na pag-dive ko, tignan nyo kung sino yung una kong nakita. Tama ang naiisip nyo. Si Mrs. Puff! At nag-dive pa ulit kami para hanapin ang bikini bottom, pero biglang may nangyari. Guys, medyo malakas yung current, guys. Tinatangay ako palayo. Layo ko na, guys. Itubig dito, guys. Lagpas tao na. Nakakatakot si gabi. Medyo malalim na. Tapos yung current niya, talagang hihigutin ko palabas. So, delikado talaga. Pinilit pa namin kasi bonak nga kami eh, pero hindi talaga kaya. Kaya bumalik na lang kami sa shore at maya-maya lang yung mga bata may nahuli na. At tingnan nyo, nahuli naman nila si Larry the Lobster. Kung hinahanap yung si Mr. Krabs, nahuli na namin to kanina pang tanghali. Nabigo kaming mahanap ang bikini bottom kaya kinain ko na lang sila at natulog na lang kami. Oras natin ngayon is 10:46 and medyo inantok na yung lahat kasi sobrang pagod, sobrang dami nating ginawa buong araw. And dito na yung tent natin, andyan na din silang lahat. Ako na lang yung inaantay. So good night guys, see you tomorrow. Good night tayo boy! Good night bro! Five:49 ng umaga. Grabe, sobrang lakas ng hangin dito. Yung mga tropa natin dito guys, tulog pa. Uy! Uy! Gising na! Gising na! Ano? Pagising namin, nagluto na kami agad ng ulam at sakto sila ate, nilutuan na rin kami ng kanin. Bossing, thank you po sa kanin. Pagtapos kumain, sinamantala na rin namin yung lugar para dito mag-shoot ng music video cover. Oh my, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. Habang nandito ako, na-realize ko na minsan kailangan mo talagang mag-take a break. Take a break lang ha, hindi ka titigil ng permanente. Kasi minsan puro ka trabaho tapos magigising ka na lang, sobrang burnout ka na. Alam mo yung tipong nagtrabaho ka na lang para ibayad na lang sa bills lahat ng sahod mo. Minsan kailangan din natin magbigay ng time sa sarili at enjoyin yung buhay. Hindi ko sinasabing magpunta ka sa ganito ha. Kahit magpunta ka lang sa isang lugar na tahimik, huminga ka ng malalim tapos sabihin mo sa sarili mo na kaya ko to.
hindi mo kailangan maging mayaman para maging masaya. Kasi minsan, kailangan mo lang ng mga tunay mong kaibigan at i-appreciate mo lahat ng meron ka. Huwag ka mag-focus sa wala ka. Focus ka muna sa mga nasa tabi mo. Kasi minsan, nasa tabi mo na yung magpapasaya sa'yo, nakatingala ka pa sa iba. O siya, kung nakaabot ka hanggang dito, salamat, share mo na rin ha, malay mo. Hindi lang ikaw yung makarelate. Babalik ako sa lugar na to. Boy, anytime boy, matatapos na boy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 7. Oh my goodness. Mission complete. It's over. It's over. It's over, boy. Bumangon tayo ng puno ng pag-asa araw-araw and always remember. Let's be me, let's be. Be limitless! Woo! Talking till the first light of dawn.